kababayan dito sa siyudad ng Calapan. Naririto na naman po ako araw ng Sabado upang handog sa inyo ang mga kakanin na yari sa ating mga kababayan. Ito po ay homemade. Tulungan po natin sila at ito po ay aking pinopromote. Kasama ko po ang aking special na panauhin, ang aking pong BFF, si Tita Chona Leslie Ramos-Goco. Maring Chona! Hello! Magandang araw po sa inyo lahat. Hayaan niyo pong samahan namin kayo ngayong araw na ito. O, paano mare? Simulan na natin. O, ganituhin na natin yung ating pinggan. Buksan na natin ang mga pagkain na ating i-introduce sa kanila. Masasarap to, sige, mare, unahin mo. Ipakilala kung sinong mga may-ari at kung sinong gumawa niyan sa kanilang bahay. Parang gusto ko yung nasa dulo na yon. Ah, so ang gusto mo ay tuna carbonara. Okay? Yeah, sige, gutom ka na ba? Sige. Pag nakakakita kasi ako ng pagkain, talaga lagi ako nagugutom. Ah, palagay ko, ito'y talagang sobrang sarap. Okay, itong tuna carbonara ni Tony Rose Lassie. Siya po ay taga Kanabig Uno. Sabi nga nila, paano mo malalaman kung masarap kung hindi mo ito titikman? Game? Game. Dali na. Oh, masarap, Mare. Oo nga, yung magpabukas. So, Mare, go na tayo, ha? Tikman natin itong tuna carbonara ni Tony Rose. Oops. Okay. Tama. Kaya kita inimbitahan para gutumin ka muna, okay? Ito na. Wow, okay. Parang sarap ito, ah. Hindi tinipid sa lahok. Masarap siya. Tony Rose, sa susunod, dagdagan mo pa ha, para mas marami kaming kainin. Sumahon maraming tuloy. Parang medyo spicy siya, no? Pero okay naman. Katamtaman lang. Okay mukha, siya. Ang mukhang spicy niya ay sa tuna. Sa tuna. Okay, masarap. Yan ba yung pinaka-smallest? Ito kasi yung kanyang standard size na pag nag-order ka isang ganito. Kaya yeah, ito po ang tuna carbonara ni Tony Rose Delicacies. Ano po? Taga-Kanabing po siya. Tulungan po natin siya kasi isa rin po siyang mother na tinutulungan yung family niya. Kaya kami po, naririto po ang aking kumare. Ay, mukhang sarap na sarap siya sa tuna carbonara. Ayun po. Thumbs up. Thumbs up ba, Mare? Thumbs up. Mare, sunod naman natin itong kutsinta. Gawa ni Janice B. Garcia ng Tahik Baruyan. Tikman natin, Mare, ha? O, alam parang mo ba, pag nakakakita mo itong kutsinta, gusto ko kaulam pansit. At saka nakita ko ang kutsinta niya. Medyo thick siya compared doon sa iba. May cheese sa ibabaw. Palagay ko meron cheese nga. Kasi usually nakikita ko sa ibabaw ng kutsinta, ay, nyog. Diba? So, subukan natin. Dagdagan mo naman. Paisa-isa naman eh. O, ikaw mahilig. Ay, tama na yung dalawa. Mahilig ka sa cheese eh. Mahilig ka sa cheese. Mahilig po ako sa cheese. So, ito po ngayon, ang puto ni Janice Garcia ng Tahik Baruyan. Mare, kutsinta yan. Puto kutsinta. Masarap ang kutsinta niya. Actually, mahilig din ako talaga sa kapatid. Kaya naman ako tumataba. Kita mo nga, may tiyan na ulit ako. Pero ako, all-time favorite ko is bilo-bilo. Sa ang iba ang tawag doon pinalto. Kasama niyang bilo-bilo. Ito, puto, ito, kutsinta. Masarap, Mare. First time ko po na nagkaroon ng guest at ako po tuwan-tuwa. Kasi itong kumari ko po, mahilig din kumain. Okay. Kapareho ko po. Hindi naman po obvious na hindi po ako mahilig kumain. Janice, maraming salamat sa kutsinta mo. Napakasarap niya at pwedeng-pwede kong recommend. Subukan naman natin. Ang puto. Yung puto. Alam niyo po, itong putong ito,
Yari po ito ni Harlan Bebe Classic. Tagalagunlong Kanubing Uno naman po siya. Sila po ay masasarap maghanda ng mga puto at regular po silang may ginagawa nito. Pwede po kayong mag-order ng tabs, pwede po ng ganito. Depende sa pangangailangan ninyo. Tulungan po natin sila. Nakamatsama dito, mare, dinuguan. So dapat, bago mag-order ng puto, may dinuga na. No, para mas maraming puto ang o-orderin kay Harlan Bebe Classic. Ay, ang dami naman. Sige. Tsaka maganda kasi bite size siya. Susunod, pag inaya mo ako, paluto ka na ng dinugan for the puto. Basta ang gusto ko nga dito, yung bite size, mare. Di ba, kailangan mag-putol-putol pa tayo. Ito, subo lang na subo. Kita niyo po ito, ang daming keso. Tsaka kasyang-kasya po sa bibig ko. Tingnan niyo. Mare, anong phone number nitong si Miss Harleen? Ang dali lang, puno pa bibig ko. Kaya mga kasama, tulungan po natin ang mga kasamahan natin na talaga pong nagsisikap na magkaroon ng sariling hanap buhay. Kaya saludo po ako sa mga kababaihang ito kasi katulong po sila ng kanilang pamilya. Ngayon po, muli pong natapos ang mga pagpropromote ko ng mga paninda at kakanin ng ating mga kasama dito po sa Calapan. Sana po magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Sabado para matulungan po natin ang ating mga kababayan. Suportahan po natin ang mga taga-Calapan, ang mga tunay na Calapan. Salamat po. Magandang araw po sa aking mga kababayan dito sa siyudad ng Calapan. Naririto, isang araw na naman po ng Sabado ang naririto ngayon. Pinalabante! Okay. Apo kumare, may pwede agad. Okay. Pagkakakitaan ba natin yan? O pagkakagastasan? Minchang. Uy, tutuloy ko ito. Sige po. Ma, parang talo pa yata nitong lasa ng sa Goldilocks o kaya Sakwan. Masarap kasi parang ang daming keso. Hindi tinipid. Saka ang pinakamaganda nga rin, gusto ko dito, bite size. Naku, pasensya na po kayo, nasabi ko po. Pero mas gusto ko po talaga ang yaring bahay. Ano? Ito pong kanyang puto ni Harlan. Hindi ko po pinopromote yung sinabi ko. Nasabi ko lang na ang sarap ng puto ni Harlan kasi marami po siyang keso. Closing natin. Ito yung first. May pang isang Sabado pa tayo. Para makakain na yung mga yan. Sana pala nagdala ko ng wardrobe. Next time. Minsan sasama naman natin si Marilyn. Andito si